Hey guys, so gusto ko lang i-share po sa inyo yung medyo naiba pala. Medyo nag-iba ng konti yung content ng email ni Shopee sa pag-i-issue ng invoice. Yung invoice, ano ba? Payment invoice? Ayan. Kasi nung November, nag-start pala nung November yung ganitong style ng kanilang email, ba? Diba? Action needed, ganyan na siya, action needed. Pero nung October, ganito pa rin siya. For your action, your October affiliate commissions, ganyan pa yan. Gusto kong i-share sa inyo, baka isa ito sa mga nagpapatagal ng pag-release ng ating payout kasi hindi natin sinusundan ng maigi yung guide. Okay, so ganito kasi yung ginagawa ko. Hanggang sa last na nagpasa ako ng invoice, ito yung mga nagiging reply ko. So last November, ito yung reply ko. This is to acknowledge receipt of the November invoice with the total amount of. Tapos yun lang. So, hindi ako naglalagay dyan nung attachment. Yung attachment ko is ayan lang. Okay, yung resibo. Tapos, niwala ngang nakalagay na file name na tama. Kasi kung titingnan natin dito sa guide, please refer to this guide. Ngayon ko na lang kasi napansin kasi may naka-highlight na dito na please refer to this guide. So, nag-start ito pala nung November na ganito na yung ano nila. Hindi ko lang napapansin. Pero nitong October, ganyan nga kasi yung itsura niya. Please refer to this guide. Pero pareho lang pala. Ganun na din pala noon. Hindi ko lang talaga pinapansin. So pag niklik natin to, ito yung makikita. Ito talaga yung instruction. Okay. Kaya siguro masyadong mabagal yung pag-release sa akin kasi medyo hirap silang tignan or hanapin yung pangalan ko kasi nga walang nakalagay. So ito yung nakalagay na attachment dapat. Your name, Shopee account. Yung screenshot natin yung account natin sa Shopee. Diba? Yung username natin dyan. Tapos yung itong part na to, yung pinakamataas. So, i-include natin pala yan sa attachment sa ating reply, yung acknowledgement reply. Dapat pala kasali ito sa acknowledgement reply. Pero alam nyo ba, ever since naka-receive ako ng mga payout, hindi ko to isinasali. Kaya siguro lagi akong huli. So, dapat kasali ito, tsaka yung since BIR registered ako, yung OR. Ito dapat yun na yung reply na ganito. This is acknowledged receipt, tapos yung amount, plus yung attachment na may right file name. Ito, nakalagay. Pero hindi ko to alam kung name lang or pati apelido. Ganyan dapat yon. Pero alam nyo ba, yung reply ko, ever since hanggang nung November, ganito lang yun. This is to acknowledge receipt of the October invoice with the total amount of. Tapos yung resibo ko lang. Ganun lang. Pero nare-receive ko pa rin naman yung aking commissions. Kaya nga lang, medyo mabagal. Kasi nga, siguro pinaprioritize nila yung mga mas maayos yung reply, yung mga kompleto, yung sinesend na files, at saka kung may tamang file name, siguro ganun po yon. Kaya ayusin na lang natin para hindi naman din sila mahirapan. So ngayon, eto na yung aking reply. Okay, so December, nakapag-send na po sila sa akin ng December invoice. So ganito na po yung nagiging reply ko ngayon for December kasi kaka-release lang to. And today is July 3, 2022 and kahapon lang nila sinend ng tanghali yung invoice na to. So nakalagay dito yung December 2021 affiliate commission has been validated in our system and then... So as you can see guys, vendor accreditation status is complete. So wag na wag nyong kakalimutan yan na i-accomplish kapag ka na-approve na lahat sa inyo. Dapat yan ang unahin nyo para hindi delayed yung mga payouts ninyo. Para kapag ka-ready na ang payout, dire-diretso na. Kasi kapag hindi pa yun kompleto, i-hold lang nila yung mga commissions nyo until you accomplish all of your requirements. Kung nakikita nyo po dyan, hindi na pareho yung initial na commission ko sa final. Kasi eto, may tax pa yan, diba? Kasali pa dyan yung mga taxes. Pero kapag tinanggal na ni Shopee yung mga taxes, eto na lang yung matitira. Okay? Yan, 9212.23. Less tax na po yan. So pagdating sa aking Shopee Pay, eto na yung marereceive ko. 9212.23. Net na yan. Malinis na malinis na. Since nabasa ko at napansin ko na itong additional requirements pala, sinundan ko na siya. Ito na yung nagiging reply ko ngayon ha, compare naman sa mga nakaraan. Hi, this is to acknowledge receipt of the December invoice with the total amount of and the amount. Please see attached screenshot of my Shopee account and OR.
So, eto na yung attachment ko, guys. Nilagay ko na yung pangalan ko, Marilyn Canay, _ Shopee account. Kaya ganyan dapat kasi nakalagay doon name. Hindi ko naman alam kung ganyan talaga yung pati apelido. Pero nilagay ko na lang para mas madali. Marilyn Canay, _ Shopee account. Plus, Marilyn Canay, _December, _OR. Sinundan na natin ito. Sinundan na natin siya as is. Para hindi naman sila mahirapan. Plus, hindi ma-delayed yung ating payout release. Kasi feeling ko yan yung nagpapadelay sa akin. Kaya lagi akong nahuhuli dahil nga hindi ko to ginagawa. Basta ang sinesend ko lang kasi yung isang pirasong resibo. Yun lang. Sisend ko na to. Yan. Hoping for a faster release of commission. Yan na, naisend na natin. Ayun, oh. Ito na po yung Shopee username ko and ito na yung resibo ko. Yan, ganyan dapat yung reply nyo, guys. So, hi. Ito, yan mismo yon. Tapos, dalawang attachment. Yung Shopee Pay nyo, tsaka yung resibo if you are BIR registered. Pero kapag ka hindi, itong ganito nyo lang. Kasi wala naman po kayong ganito. So, ayun lamang po yung aking update. How to receive your Shopee commissions easily para walang problema. Kung interested din po kayo maging Shopee ambassador, I have a complete tutorial on how to be one. And kung may mga questions po kayo, please pakilagay na lang po dito sa baba ng aking video para masagot natin ang inyong mga katanungan at itatry kong sagutin ang mga tanong po ninyo. Yun lang! See you on my next one! Bye!